Mars! Mars! Kamusta? Dito ako ngayon sa Pasig. Okay, huwag nyo nang tanungin bakit ako nasa Pasig. Okay, meron akong i-report sa inyo guys. Kasi po, ito po ang latest sa local politics dito po sa Pasig. At dito po sa ating Vico serie. Alam nyo naman tayo ay isa sa mga avid supporters ni Mayor Vico. Okay? Dodot Jaworski to run for Pasig Vice Mayor. At siya daw ang katandem ni Mayor Vico Soto in 2022. So, ito po ay medyo nare-report na natin a few months ago. Pero ngayon po, officially dineclare na yun na nga po ang tandem, okay? So, basahin po natin, tapos mag-react tayo. So, former Pasig Representative Robert Jaworski Jr. will run for Pasig Vice Mayor and form a tandem with Mayor Vico Soto. So they have been in talks to form a partnership since earlier this year. So earlier this year pa pala nag-uusap yung dalawa. So Jaworski, a former basketball player, served as a congressman from 2004 to 2007. He ran for mayor in 2007 pero natalo kay Bobby Eusebio. Tapos medyo magulo yung mga panahon na yan guys eh. Huwag na lang nating balikan, okay? I-google nyo na lang yung mga kaganapan ng mga panahon na yan. So, itong si Vico Soto na nagsabi na nga is running for re-election for a second term in Pasig. Alam naman natin, siya yung tumapos dun sa matagal na dynasty ng mga Eusebio. So, ito po, Jaworski visited City Hall earlier this week but has yet to comment on his vice mayoralty bid. So, sabi din po ni Congressman Roman Romulo, nakakampi din ni Vico Soto, they prefer to have a full lineup. So, full lineup po yung plano po nilang gawin ngayong eleksyon. Kasi nung tumakbo si Vico nung una, siya lang si Congressman Roman, tapos dalawang konsehal. So, ngayon, dahil incumbent si Mayor Vico, meron siyang full lineup. And mamimit nyo yung mga ibang nasa lineup, mga kaibigan natin yan. So, in the coming vlogs about sa Vico serie, mamimit nyo yung mga tumatakbong konsehal ni Mayor Vico na of course, pinili yan ni Mayor Vico mismo. Siyempre, kailangan pumasa ka sa mga qualifications ni Mayor Vico. Okay? So, sabi ni Congressman Roman, gusto natin makapag-endorso ng eksakto. Kung 12 councilors tayo, 12 din ang gusto natin. So, tatakbo din pala daw, sabi dito sa report, si Simon Romulo Tantoco, na nephew nitong si Roman Romulo. So, yun po ang nakalagay sa news, nireport po ng news ngayon. So, ang aking reaction, ako po, full support po ako kay Mayor Vico. He is the future of Philippine politics. 2 years ago pa lang sinasabi ko na yan and napatunayan po niya sa kanyang unang term sa Pasig na talagang maayos, efisyente at malinis na gobyerno. Ay, magtanong kayo ng mga kung sino mang may kakilala sa kung paano yung kalakaran ngayon sa gobyerno ng Pasig. Vico Soto is a very good role model ng transparency and ng paglilinis ng ating gobyerno. So, he is really the future of Philippine politics. Talagang bagyo yung tumama sa Pasig. Mula nung pagkapanalo niya at sa kanyang termino, talagang napakaraming nagbago. Kung meron kayong kakilala o meron kayong alam sa Pasig politics o merong mga kaibigan na nakakaintindi sa mga nangyayari sa Pasig politics, ramdam na ramdam po yung tunay na pagbabago dito po sa Pasig. Kumpara doon sa mga previous na mga namahala. Okay? So kasi ang difference naman kasi dito guys, itong sa Pasig, malaki na eh, progresibo na din naman. Kasi merong Ortigas, merong mga factories. So in terms sa progresibo naman itong sa Pasig. Pero syempre sa gobyerno, maraming mga problema na kailangang ayusin. At yun naman ang nasolusyonan ni Mayor Vico. Kaya tuwang-tuwa ako na tama yung ating iniidolo na politiko sa kay Mayor Vico. At syempre mas natuwa ako nung tinanggap ni Mayor Vico itong si Mayor Isko dun sa kanilang Aksyon Demokratiko na partido. Talagang tuwang-tuwa din talaga ako nun. Ang makakalaban nila Mayor Vico
ang chismis, mga Mars, si Vice Mayor Iyo. Okay? Si Iyo lalaban, yung mga Eusebio, parang hindi ata lalaban sa pagka-mayor. Marami na akong natanungan, parang hindi ata sila lalaban eh. I'm not sure kung lalaban sila sa congressman o merong isa lang ibang kamag-anak na ilalaban. Parang ganun ata yung naririnig ko. Pero mukhang hindi tatakbo this election itong si dating Mayor Bobby. So walang rematch na magaganap. Ang makamakalaban ni Mayor Vico itong si Vice Mayor Iyo. So maano din yan? So mabigat din na laban yan. So hindi naman magaling si Mayor Vico, pero syempre alam naman natin sa local politics, iba din ang laro minsan. Alam nyo naman yan guys eh. Pilipino naman tayo lahat eh. So abangan natin. I will report to you guys kung ano yung mga mangyayari dito sa Pasig, sa Vico Serie, habang mas nagiging interesting yung mga pangyayari. Kasi election season na naman. So ito na naman tayo. Makigugulo-gulo na naman tayo. And umiinit na yung politika. And I will introduce you dun sa mga kasama ni Mayor Vico dito, yung mga kanyang konsehal, yung kanyang lineup, yung kanyang mga people around him. So abangan nyo yan, abangan nyo yan. Actually, in-interview ko nung isang linggo, mga few weeks ago, si Volta. Yun, I believe tatakbo din yan na konsehal dito sa Pasig. So, napakagaling din nun si Volta. So abangan nyo yan. So alam ko, saka, may isa pa akong kaibigan, yung si Pau Santiago. Magaling din yun. Si Konsehal Kin sa Manggahan. Kaibigan ko din yan, magaling din yun. Si Bobby Hapin. Tuwang-tuwa ako sa mga tumatakbo dito sa Pasig. Kasi a new breed of politicians. Talaga nakakatuwa. So abangan yan, nire-report ko yan lahat guys. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video. Nandito lang po ako sa Pasig. Huwag niyo akong tanungin bakit ako nandito. See you po sa next video guys. Dito sa Pasig, umaagos ang pag-asa. Bye-bye guys.